What's up, Doc? Bisitahin natin ang St. Peter Church sa Unisan, Quezon Province. Ang munisipalidad ng Unisan ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Quezon Province. Ito ay napapaligiran sa hilagang bahagi ng Atimonan, Quezon, sa timog ng Tayabas Bay, sa kanlurang bahagi ng Agdangan at sa silangan ng Gumaca at Pitogo. Silangan ng kabisera ng probinsya, ang lungsod ng Lucena. Ito ay mapupuntahan sa pamamagitan ng lupa sa pamamagitan ng Agdangan at Atimonan mula sa Lucena City. Ang pangalan ng Unisan ay maaaring nagmula sa pandiwang Espanyol na Unir, na nangangahulugang magkaisa. Noong panahong iyon, ang mga naninirahan, na binubuo ng mga estranghero mula sa iba't ibang bahagi ng isla, ay nagkakaisa at gustong tawagin ang bayan na Unisan, isang katiwalian ng mga salitang Union at Unidos para sa kapakanan ng euphony. May isa pang mas kapani-paniwalang bersyon na nag-uugnay na ang pangalan ay nagmula sa mga salitang Latin na Unis Sancti, na nangangahulugang, isang santo, o, sa karangalan ng isang santo, na posibleng tumutukoy kay Fray Pedro Bautista, minsan naging misyonero sa Unisan noong ito bayan ay kalilayan pa rin at kalaunan ay naging santo kasunod ng kanyang pagkamartir habang isang misyonero sa Japan. Ang Unis Sancti ay ginawang Unisan para sa maikli at nababagay sa mga wikang Bisaya at Cavetenyo. Ang Unisan, na orihinal na tinatawag na kalilayan, ay marahil isa sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Noon pang 1521, ang bayan ng kalilayan ay itinatag ng mga Malayan settlers. Ang lahat ng iba pang mga bayan sa bansa ay itinatag hindi mas maaga kaysa sa 1565, nang formal na sinakop ng Espanya ang Pilipinas bilang isang kolonya. Noong huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo, sinabi ng mga tradisyon na ang tunay na nagtatag ng bayan ay isang reyna ng Malaya na tinatawag na Leydia. Kaya ang kanyang titulo ay Reyna ng Kalilayan.
St. Peter the Apostle Parish. Ang pundasyon ng kalilayan, ang kabisera ng lumang lalawigan ng kalilayan, ni Fray Juan de Plasencia at Diego de Oropesa ay nagsimula noong 1578. Ang unang simbahan ay gawa sa Kawayan at Nipa. Noong 1589, nakuha ni Fray Pedro Bautista ang pahintulot na muling itayo ito gamit ang kahoy. Pinangasiwaan ni Fray Alonso Bañon ang kalilayan pagkaraan ng 1595. Si Fray Joe de la Concepcion ay tagapangalaga ng kumbento noong 1597. Pinangasiwaan ni Fray Pedro de Alcázar ang pueblo noong 1600 at 1601. Si Fray Juan Manso ang ministro ng relihiyon noong 1602. Fray Diego de la Magdalena, isang miyembro ng Sixth Mission na dumating sa Pilipinas noong 1594, pinangasiwaan din ang kalilayan. Noong 1605, ang kalilayan ay sinalanta ng mga Moro. Sa 9,000 residente, halos 1,000 ang nakaligtas sa pag-atake. Ang mga nakaligtas ay Samilong malapit sa Palsabangon River, kung saan nagtayo ng simbahan, kumbento at mga gusali ng paaralan na may Kawayan at Nipa ang mga misyonero, kasama si Friar Pedro de San Buenaventura. Pinangasiwaan ni Friar Juan de Merida ang Palsabangon noong 1609. Noong 1913, dahil sa mga buhaya, lumipat ang mga tao sa sityo ng Kabuyaw, kung saan nagtayo si Friar de Merida ng isang simbahan at isang kumbento na may kahoy at mga gusali ng paaralan na may Kawayan at Nipa. Mapayapa ang pamumuhay ng mga tao sa Kabuyaw hanggang 1635, nang muling sumalakay ang mga Moro. Humigit kumulang 800 nakaligtas ay Samilong sa mga sityo ng Atimonan at Minanukan, ngayon ay Barrayan na Talaba sa Atimonan. Kaya naman, sa loob ng maraming taon ang bayan ng kalilayan ay lubusang inabandona. Mula noong 1620, pinag-isa ng isang Gregorio Vicente ang iba't ibang pamilya mula sa Kabuyaw na may mga palaboy na inapo ng mga naninirahan sa kalilayan at Palsabangon, at siya at ang lahat ng mga taong ito ay nanirahan doon sa lugar ng lumang kalilayan ang delta sa silangan ng kalilayan. Ilog ng hindi kinikilala ang anumang autoridad ng sibil o relihiyon. Doon sila nanirahan hanggang 1637 nang makita ng pamahalaan ang pangangailangang sunugin ang bayan. Sa wakas noong 1874 o 1875, naitatag ang bayan sa labas ng matandang kalilayan. Sa mga unang taon nito, ang unisan ay pinangangasiwaan ni Padre Marcos Tolentino, isang secular na pare, na noong 1945, noong World War II, ang simbahan ay bahagyang nawasak. Ito ay muling itinayo ng Philippine Historical Commission noong 1966.